So, good morning everyone. My name is Nestor Ortinero. So, hindi pa ho muna ako nagbablog ng ngayon ng mga nagaantay po ng mga farmlad. Kasi nga po eh, ano. So, yung mga nakabili po sa akin ng farm, inaayos po natin yung papeles. Ayun. So, pinapatituluhan po natin siya. Mga tax deck. Ano po? Ano po? Kaya ho, ano muna ho? Hindi po muna ako nagbablog kasi syempre mahirap naman po tayo na matambakan ng trabaho. Ano po? So ito na po, ganito ko karami na. Oh, eh paano po kung matambakan tayo ng trabaho? Eh, hindi na po natin masikaso to. Yung sa mga waiting po muna na magantay ng mga available na farm lot. Ngayon, oh, antay-antay po na tayo, ha. Pero marami pa naman po tayo diyan na naka ano, naka-post ngayon. Yung iba po doon, hindi pa po natin na nabibenta. Ano po, available pa rin po. So, oh, 'yun. May mga title po tayo diyan, ha. So, yung mga naghahanap po ng title, 'yan ha, available pa po 'yan. Po. So sa ngayon po kasi nagpapa-title po ako ngayon ng tax deck po. Ano po? So kaya ho kung makakabili ho kayo sa akin or ako po yung kukunin yung ahente. Ano po? So para ho ano yung transaction po natin eh tuloy-tuloy. Ano po? So sa atin naman eh wala naman po tayong ano, pwede naman ho kayo mag-process. Ano po? Eh, kasi sa panahon ho na ngayon, eh, yung mga ano natin, mga OFW. So, wala po sila rito. Ano po? Kaya wala pong ano, wala po silang mautusan na mag-process po ng kanilang papeles. Siyempre naman ho, yung mga makakabili po ng mga farm, ay gusto naman ho, malipat po sa pangalan nila. Ano po? So yung mga mag-aantay pa po ng mga ano natin, ng mga ibang farm na naghahanap-hanap po. Oh, sa ngayon ho, medyo tigil po muna ako sa pagpo-post. Kasi ako, you know, busy. Busy po sa dokumento. Apo, kaya ako, ano, yung mga nagpapabalik-balik po muna ako sa mga government agency natin dyan. So, hindi ko na ho muna babanggitin yung mga nagpapaayos po sa akin ng papeles. Ano po? So, marami po sila. At ngayon ho, tax deck ho. Yun ho, pag-uusapan ho natin ha. Real talk ho muna tayo. Sorry. Ngayon ho, paano po natin mapapalipat yung pangalan sa tax deck? Ano po? O, kunyari, ako nakabili ho ng, ako po ang may-ari. So, may tax deck po ako. So, ililipat po natin sa pangalan niya. Ano po, ng naka-buyer. So, ganun ho yung process. So, gagawa po muna tayo ng supporting documents na deed of sale. Ano po, na may mga signing po yung mga buyer and seller. Siyempre po, naka-attach po yung kanilang mga requirements, so yung mga IDs po nila. Ano po? At pagka na-ayos na po natin yun, proceed po tayo sa, ano po? So yung, ano po, notaryado na po natin yung mga, ano, yung deed of sale. Yun, kailangan po natin ipanotary po muna yun. So yung deed of sale po kailangan pag notary po, notary na po natin 'yan, kailangan ho may process po natin within the month. Na po within the month. So meron po silang meron pong expiration po yung deed of sale. So kailangan
sa isang pagnanotary, kailangan ma-process po agad natin within the month. So, isang buwan lang po yan. Ano po? Pag hindi po yan na-process at hindi po natin yan na bayaran yan sa VAR or yung capital gains tax, yan po ay magkakaroon ng penalty. Ano po? Yan, may kakaroon po tayo ng penalty. Mapoprocess pa rin naman po, pero may penalty. Ayan po. Kaya ho, ang ginagawa ho namin, bago namin yan ipanotary, na kailangan, maano na po natin yan, ma-process na po agad natin yan. O, kailangan ho, pag notary, go na ho, proceed na po. Tsaka kompleto na po yung lahat yung mga requirements. Or, ano ho, magpapakumpit po tayo sa VAR. Ano po? Ano, yung ano po yan ha, yung pagka na proceed na po natin yan at nagpa-compute na po tayo sa VAR, so yun, bibigyan po tayo ng compute nila kung magkano po yung ating babayaran. Ano po, so yung capital gains tax po kasi sinisik na ano po nila yan, kinocompute po nila yan sa zonal value. Ano po, kunyari, yung isang area po, ayan, zonal value po yan ay nasa 200 to 300, doon po nila kukumpute yan. Ano? Yung mababa man lang, ano, kunyari, ang didubsil mo, mababa yung didubsil mo. So, makikita naman ho ng VAR yan, kung ano-ano. So, yan. Basta, ang ano po nila, ang compute po nila dyan, nasa zonal value. Doon po nila, ibibase yan. Ano po? Yan. Ngayon ho, pag na-computean na po tayo niya ng VAR, proceed po tayo dyan sa bank. O, kung medyo maliit lang naman yung babayaran niya sa ano, pwede na yan sa VAR. Pero kung medyo malaki ho ang babayaran, sa banko po kayo pagbabayaran yan. Ano po? Ngayon ho, pag nabayaran na po natin si capital gains tax, ano po? Mag-aantay po tayo dyan ulit. Magbayad po natin, mag-aantay po tayo dyan. Tapos, papasa po natin yung mga requirements dyan sa VAR ulit. Babalik po tayo ng VAR ulit. Ano po? So, kailangan po natin antayin po si ano po? Si ICAR. Ito po. Yung ICAR na to. Electronics po. Electronic card. Ito po yun. Ano po? Antayin po natin yan. So, pag naantayin na po natin yan, depende po. Kung agriculture po ang inyong property, so pag ano po yan, meron pa po tayong pupuntahan. Ano po? Meron pa po tayo, proceed pa po tayo dyan sa, ano, sa bayan. Proceed pa po tayo sa City Hall. So meron pa po tayong mga babayaran diyan sa City Hall. Ano po? Babayaran po natin diyan si transfer tax. So kukuha po tayo ng ano pa diyan, yung certificate of ano, sa transfer po. Ano po? Kukuha po tayo diyan. And, pagkatapos po ho nun, papakita po natin yan sa RD, po, sa Register of Deeds. At, siguro, hindi pa ho tapos, marami pa ho. Pero pag nandito na po kayo dyan, sa area na yan, medyo mahaba na yung nalalakbay mo. Pag na, ano na ho yan, nagawa nyo na ho yan, o, konting-konti na lang din po yan. Pupunta pa ho kayo dyan sa, ano po, sa DAR. Ano po, kung agriculture, ano po ah, pupunta ho kayo dyan sa DAR. So may mga requirements ho, napakarami pa po requirements. Hindi ho madali. Pero, kung matyaga naman po ang tao, at ano naman ho, gusto niya yung ginagawa niya, matatapos niya po yan. Ano po? Tapos ho,
Pagka na-proceed nyo na po yan dyan, siyempre, oh, nagawa nyo na po yung sa DAR. So, punta lang po kayo ng DAR. Ano po, may ibibigay sila sa inyo mga requirements. Yung mga requirements din naman po, na kinakailangan, nandiyan na rin po. So, meron lang po kulang na konti. Mag-PM lang po kayo dyan para po sasagutin ko po yung katanungan din po. Sabihin po nila eh, hindi mo pa sinabi. Panoorin nyo po muna itong video, ha? Yan po. So, yan po. Pag natapos na po natin yan, so, mapupunta po tayo ng DAR, kukuha po tayo dyan ng clearance. Ano po? Yan po. Yung ano po natin dyan. Pag nakuha na po natin dyan, balik po tayo, proceed po tayo uli sa, ano, sa Register of Deeds. So, para po yan, ma-record na po yung pangalan po natin. Ano po? Na-record na po yan. Ngayon ho, pagkatapos po ng na-record na, balik po ulit tayo ng, ano, ng City Hall. O kung saan po yung nakakasakop ng inyong property. Ano po? Ngayon ho, pag ano nyo, ipakita nyo po lahat yung documents na kinakailangan po nila para po matransfer na po yung pangalan nyo sa inyong tax deed. So yung unang yung ako si buyer, yung una pong may-ari, ipapa-cancel na po yun. Po, tatanggalin na po yun sa property niya. Po. So may mga certain area po, may mga kailangan pong papeles din talaga. So, ano po? Ayan, ang ano po nun sa ano, para po mawala din yung ano yun, kasi para mawala na po yung pag-aari niya na yun. May lipat na po. Sa nakabili. Ano po? Tapos po, okay na po yun. Kung yun naman po hindi nyo papatituluhan, eh, okay na po yun. Pero kung pupusin po kayo sa pagpapatitle, so, you know, kung ang property naman o walang hatian, o yung partition na nangyari, so pwede na ho yun, diretso na ho yun. Balik ho kayo ng ano. Pagka nalipat na po yung inyong tax deck sa inyong pangalan, balik ho ulit kayo kay RD. Ano po, so kunin nyo po yung mga requirements pa ho doon na kinakailangan o kailangan payment po na babayaran ho. Ayan po. Po, kung meron naman hong hatian na nangyari, ano po, kailangan po natin i-approve yung plan. So, ipa-survey nyo po yung, ano, kagaya po ng ganito. Magpapa-survey po kayo. Ano po. Ito naman po, ano lang ho, demo lang naman ho ito. Para at least, oh, meron po kayong idea. So, kung may hatian po, yung partition po na nangyari. Kanyari, oh, magkakapatid po kayo, kung sakali, oh, or yung ang binenta lang po ng inyong buyer, eh, mas yun, nasa 1,000 square meter. Ano po? Kailangan po natin ipa-approve yung plan. Ano po? Saan po pinapa-approve yan? Pwede po yan sa DNR and pwede yun sa LRE. Ano po? So, ang gumagawa naman po ng approved plan, yan, ay yung geodetic po ng inyong pinagsukatan. O yan po yung mga, ano, sila na po ang magpapa-approve nyan. May bayad po yan, ha? Ako, hindi po libre yan. Ang pagpapa-approve. So, yun, ganun po. Gaya po ng ganito. Ano po? Yan. Isang lote po ito. Ayan. Ayan. Isang lote po yan. So, isinubdivide po. Hinati-hati po. Ano po? Ilan po yan? Anim. Ano po? So, gusto nila anim na titulo ang lalabas. So, yan po. Ito po ipapa-approve. Ano po? Ipapa-approve po natin to sa ano po? Sa DNR. DNR and LRE. Ano po?
So, ayun nga po, ulit ko nga po, ang magpapa-approve po niyan ay yung genetic engineer na inyong pinagpasukatan. Sila na po. Doon po kayo magbabayad. Apo, yun naman po yun. Ayan po. Pero kung wala namang huhutian ang mangyayari, nangyari, ang sukat po ng lote nyo ay nasa 1,000 square meter. Tapos wala namang partition na nangyari, wala namang hatian. Yun lang po yung binili nyo. Pwede na yun, diretso na po yan. Diretso na po yan, mapaano po yan, mapatitlean. Pag agriculture po, sa ngayon po ngayon, kasi meron pong area na sabi nila, ipaano na po, TCT na po agad, title na po agad. Pero, sa ngayon naman po, hindi pa po eh. Pre-patent po. Ipipre-patent nyo po yan. Sa ngayon po, yun lang po yung alam ko ha. Opo. Hindi naman po tayo sa sinasabing marunong ho. Okay, pero nagsisearch din naman po ako kahit paano, kung paano po yung process. Yan. Yun po. Alam ko ho ah. Pre-patent po natin. Ngayon ho, pre-patent po natin yan. So, ano po muna tayo ng mga... Pagka nakuha na po natin yan, na pre-patent na po natin yan, so, i-issuean po tayo ni RD ng... Parang title po. Title din naman. Ano po. Pero, hindi pa usually na nakalagay yung ano po, na TCT na yung title. Wala po kasi akong free patent dito na ano eh. Pero meron po doon sa amin. Tapos ngayon, pagka na-free patent na po natin yan, eh, antay po tayo ng mga 5 years. Ano po? Pag antay po natin na 5 years, ayan, pwede naman po yan. Ibibenta naman po yan. Pwede naman. Kung gusto nyo ibenta, pwede naman po yan. Ibibenta nyo po yan. Kung sa taong nakakaintindi ko, ah. Oh, kung hindi ko nakakaintindi, medyo mahihirapan po kayo. Pero ipaliwanag nyo lang po yan. Ano naman po yan. Maintindihan po nila yan. Yun po. Ano po? So yung... Yun o. Ito po. Ito pong ano to, pinaprocess ko rin po ito. Ano po? Ito po yung area po ng... Ano? Kailan ba? So, limang title po yung ilalabas ko dito. Ano po? Ito yung partition po. Ano po? Pero, ito po yung nakatitle na po ito. Ano po? So, yung mga tax deck po na pinaprocess ko ngayon, lipat lang muna sa tax deck. Tax deck to tax deck po. Ano po? Ipinapa-cancel ko po muna yung unang pangalan sa may-ari. Ililipat po doon muna sa buyer bago po natin ipa-pre-patent. Yan po yung magiging process po ngayon doon. Tapos, wait po tayo ng mga 5 years. Tapos, pagka na, ano po natin, antay na po natin yung 5 years. 5 years, madali lang naman. Tapos, mabilis lang naman po yun. Either, pwede nyo naman gamitin. Pwede nyo ibenta. Kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, di stay muna. Paanin nyo muna. Pataasin nyo po muna. Ayun, pwede naman po yun. Yan ho. Kaya ngayon ho, hindi ho tayo ngayon nagbablog. Kasi busy ho tayo sa mga papeles. Ano po? Ayoko naman po matambakan ako ng trabaho. Kaya ho, ano muna, stay put po muna. Pero marami naman ho dyan, marami naman ho nagbaano dyan, marami naman ho nagbebenta dyan na mga property. So kung hindi man ho kayo makabili ho sa akin, o susunod ho ng, ano ho, nagkaroon ho kayo ng pera, o diba? Tapos meron ho kayong nagustuhan ho sa akin, siguro kontakin nyo lang po ako, handa po dyan. Sasagot po ako dyan sa inyo. Ano po? Yung mga hindi ko ho nasasagot, minsan no, nagte-text po sa akin, OFW, nagte-text po sila sa akin, hindi ako makasagot. Ano po? Mag-PM po kayo dyan, sa number dyan, sa ano dyan, sa aking link po dyan, sa YouTube, or sa aking Facebook account, ano, mag-ano ho kayo dyan. So, yung mga iba naman ho na
Gusto magpatulong. Ano po? Gusto magpatulong na ipaayos po yung kanilang papeles. So, ang sabi ko sa inyo, hindi naman ho ako magaling ho, marunong. Hindi pa ho. Pero, ako ay nagtatanong-tanong lang din ho. Kung paano ang process? Ayun ho. Maano nyo naman ho yan eh. Magagawa nyo naman ho din yan. Kung kayo ay lagi ko kayo magtanong kung anong proseso. Pero karamihan ho dyan, magtanong ho kayo dyan sa mga agency na. Pero kailangan nyo ilipat yung pangalan nyo sa inyong gusto nyo i-transfer yung title po. Ayun, makakapag-ano ho kayo dyan. Kapag tanong-tanong lang ho kayo sa mga marunong. Kung hindi ho marunong at hindi ho kayo na tanong ho kayo, hindi naman ho klaro yung ibahin nyo, tanong ho kayo ulit sa iba. Di ba? Yan o. Po, inuulit ko ho, marami pa po tayong open dyan. Ano po? Kunin nyo na ho, para maisabayin ho yung inyong dito. Yung papeles po. May kung balak niyo na po 'yan. Huwag na ho kayo magdalawang isip. Ano po? Yan po. My name is Nestor Tenero. Ano po? Watch my video and subscribe po. Ano po? Antayin niyo po ito. Kung paano ko po ito mapapatituluhan. Ano po? Ayan, pag i-pre-patent ko na po ito. Po, antay-antay lang po kayo. Pero nung nag-vlog ho ako na isa pa, yung na-i-transfer ko na po doon sa kabili, yung na andyan po. Ano po, medyo shortcut nga lang po yung ginawa ko doon. Sa susunod ho, step by step po ang gagawin ho natin. Ano po, lahat po ng pangangailangan na requirements. Ano po, so PM ho kayo dyan sa akin kung ano ho kailangan nyo. Yung alam ko lang ho ang isasagot ko sa inyo. Yan po. Ulitin ko lang ho. Hindi po muna ako nagpo-post uli ng mga bago kasi nga ho hindi pa ho ako nagba-vlog. Yan po. Tigil muna ho yung pagba-vlog. Dahil ho, ang dami hong papeles pa na inaasikaso ko. Sorry. Ayun, napakarami pa po. Sakit po sa ulo. Hello, ano po? Ginagawa naman ho natin yung mga nag-aantay po ng aking okay naman ho ang process natin. Ano po? Maganda naman po. Tumatakbo naman po ang inyong papeles po. Po, hindi naman ho kasi basta-basta ho pagka iba ho. Gusto ko agad ho, matitiltuluhan. Po, hindi po agad-agad. Ano po? So, ito naman ho, hindi ho minabadali. Ano po? Kasi, pag ito ho minadali nyo, magkaroon ng, diba? Bumagal. And, ang tawag na ito? Magkaroon ho ng problema pa. Po, maganda ho yung step by step po tayo. Po, step by step ho na pumupunta ho tayo sa mga government agency dyan na yung tamang proseso po. Yun lang po. Yan sa akin po. Hindi po kami, hindi naman ho natin kailangan, sabi nga ho nila, meron ho nagsasabi na kailangan, maglagay na lang. Pwede ba yan? Pero, para sa akin, hindi naman ho kailangan kasi masasanay lang ho yung mga tao. Ano po? Marami pa naman siguro nagkaganon, pero possible naman talaga ho na siguro, pakonsuelo. Pwede naman ho yun. Pakonsuelo na lang. Pero, dapat naman na yung process po natin
ano lang. Sa ano, pantay lang. Ano po? Nasa inyo po yun. Magbibigay po kayo. Yung iba naman ho, talagang ano. Pero ako ho, sa akin ho, eh, ano po, tamang proseso lang po ang ginagawa ko. Yun po. Ano po, yun sa akin ho. Pero kung iba, may nagtitiwala po sa akin na ganun na boto sa aking kakayanan. Yun lang po. Pero sa akin, ayun po. Pag ako nagpo-process ng inyong papeles, hindi ko ipababayaan. Yan po. So, yan ho. Yan po ang atin. Ngayon ho. Ito, tapos na muna tayo dyan, ha? Sa iba naman ho tayo ngayon. O, puputulin ko muna ito. Yan. Watch my video po. And subscribe po. Huwag niyong kalimutan kung mag-subscribe. Pa-share na rin po para sa ating baka yung iba ay gusto po makapagtanong. Ano po? Basta po, ako po, sasagutin ko lang po kayo sa ano, yung alam ko lang po. Hindi ko naman huy bibigay ko sa inyo na yun huy, hindi ko naman huy alam. Pwede kong research. Ano po? So yun, thank you so much po. My name is Nestor Dinero. Thank you po.